kapatid. Lalo tigit sa ating mga bisita at yung mga nanonood po sa atin online. Tayo po ay nasa isa pong araw na po sa ating pag-aaral. Para po sa ating pag-aawitan, awitin po natin ang hymn number 248, Ihasi Kong Binhi. Ihasi kong binhi ang labas mo at umalis sa kumakalimahan at ang mga alay kapag tayo po ay tumayo at atin natin ang ating opening song na may pagkataan. Panginoon, tumatawid sa iyo ang puso kong nag-iisa. Hawak namin ang pag-asa. Panginoon, tuon sa ating dalangin sa pagkailangan ng ating kapayapaan. Tayo po lahat ay kumikita sa isang panalangin. Ama namin, banal, sila po ay Panginoon, may bigyan sa lahat, may ama, na napakapunti niyo po sa bawat isa namin. Kami po, sa uban niyo, uli ng magpapanahon, o sa kami pag-aral, panal na salita. Sa gabi po, ito po nito, nandito po ang aming mga kapatid na ikinig muli. Ganun din po ang mga kapatid namin
Nanonood online. Mga hari po, Panginoon, tuloy niyo po kaming samahan upang patuloy mo sa aming isipan ang inyong banyang salita. At ito po ay maging alasag na sa araw-araw buhay. At sa amin namin mo lang ang inyong mga salita na Panginoon laging alad dahil ang inyong na aklat upang Panginoon meron kami panlaban araw-araw na magulong sa libutan na ito at amin din pong dinadalangin Panginoon ang aming pagpagsalita sa gabi ito. Maaari po ba na ang katalinuhang nagp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 ag
na maiba ang inyong mga banal na salita sa bawat isa sa amin. At mga Panginoon ay maging buti sa amin na kung saan ito po ay yayabong upang patuloy, Panginoon, kami na manghawak sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon niyo sa amin dalangin. At salamat po, Panginoon, na kami po ay patatawarin niyo saan niyo man po nagkulang at nagkasala. Na ito pong lahat ay amo sa aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga nandito, mga kapatid, mga kaibigan. Ganun din po sa mga nakikinig at nanonood sa live stream o social media. Sumayin niyo naman lahat ang pagkalinga at biyaya ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa ikatlong gabi ngayon ng ating pag-aaral. At pinasasalamatan po natin una ang Panginoon at pangalawa ang ating butihing pastor, si Pastor Relino Urbi at sa mga nasa technical group ano po, sa kanilang mga ginagawa sa ating programa o sa ating pag-aaral. Kay Pastor sa magaganda at maliliwanag na pagtalakay sa mga napapanapaksa po gabi-gabi. At sa gabing ito ay isa na namang nakakapanabik na paksa ang ating maririnig. Kaya sana po ay buksan natin ang ating mga puso at isipan at unawain ang ating mga pag-aaralan ngayong gabi at ating punsunding kung ano man ang mga kahilingan ng ating Panginoon sa gabing ito. Ngunit bago po yun ay bibigay po muna natin ang ating oras sa ating butihing pastor, ang pastor ng ating distrito, si Pastor Meneses, para sa isang mahalagang bahagi ng ating programa, ang gift giving. Salamat po and God bless po. Okay. Lahat nga po ng masaya ay magsabi ng malakas na amen. May na pa, amen. Lahat nga po ng pinagpala ay kawain ninyo ang inyong kamay. Amen. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Napakasaya natin dahil sa ikatlong gabi na ang ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo ay bubusugin muli ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Pero bago ito, tayo po ay magbibigay ng mamamahagi tayo ng hausendat. Alright, naghanda po ako ng mga question. Dito po, meron na. Malapit na. Ay, tumalikod muna kayo doon. Nandun po yung ano. Okay, so question number one. Alright. Kung kayo po, sino po sa inyo dito ang narito kagabi? Marami. Sino po yung first time? Una pa lang.
Okay. Marami pong salamat. At narito po ang ating pong mga katanungan. Tatlo po ito. At si Ma'am Pels ang magbibigay sa inyo ng regalo po na house and lot at brand new car. Alright, unang tanong. Yan. Meron na po ba dito? Wala pa. Ang sabi po dyan, ayan o. Maraming tanda ang ibinigay ng Panginoong Jesus bago ang kanyang ikalawang pagdating. Ano ang pinakahuli sa mga tandang ito? Sabi niya, kapag nangyari ito, darating na ang wakas. Ayan. Pakitas mo ang inyong kanang kamay kung gusto po ninyong sagutin. Ay, sinabi siya ng Panginoon, ano, sinabi ni Pastor yun, mayroon nagsasabing sila yung Kristo. Oh, di ba? Oh. Naalaala po ba ninyo yun? Ay, napakalaki ng clue. Gabi-gabi, may clue. Oh. Sino po? Ano itong tandang ito? Bakit tayo naririto? Bakit si Pastor mula sa Pasay, tutungo muna siya dito? At kasama ngayon ang kanyang may bahay. Anong layunin ito, mga kapatid? Napakalaki ng clue. Ayan. Dito po, dito. Sige po. Ha? Ayan po. Bakit? Ang clue, pakinggan po ninyo, ang clue. Bakit tayo naririto? Ha? Oh. Sumasagot na po ba? Ah, doon. Sige po. Kayo po nandyan. Ha? Ah? Sige po. Tumayo kayo. Ano po? Salamat po. Hindi po yun ang sagot. Yan. Sige po. Marami pong magbabahagi ng ebanghelyo. Amen! Ang pagbabahagi ng ebanghelyo, mga kapatid. Yan, pagbabahagi ng ebanghelyo. Mateo, kapitulo 24, talatang 14. Biloyin niyo si Pastor narito. Oh, bakit hindi na lamang siya magpahinga? Dahil ito po ay ano ha? Ito ay komisyon ng ating Panginoon sa kanyang mga mananampalataya na ipangaral ang ebanghelyo. Pangalawang tanong. Ayan. Kung kayo po ay naririto kagabi, anong dalawang pagbabago ang mararanasan ng tao bago dalhin sa langit? Natahanan. Oh, binanggit 'yon, dalawa 'yon, ha? Mayroong pagbabago. Ano po yung dalawang pagbabagong 'yon? Sige po, 'yan, okay? Character po at saka pagbabago ng katawan. Iyon! Ayan! Okay, palakpakan po natin. Pagbabago ng ating likas. Kasi makasalanan tayo eh. O, di ba? Mabaguhin ng Panginoon yun kapag tayo ay nakinig sa kanyang mga salita. O? Mababago, matatransform yung buhay natin sa buhay at likas ng Panginoong Jesus. At, ano po? Babaguhin itong ating katawang lupang ito. Pastor, kagabi, yung ating nilalanghap na hangin ay mayroong pong ano yan eh. Mayroong, ibig sabihin, hindi naman hanggang sa langit, mayroong hangin eh, di ba? Oo. Yung atmospheric, kapag lumampas na po tayo doon, wala ng hangin. Eh, dadalhin tayo ng Panginoon sa langit. Oh, di ba? Kaya yung katawan natin dapat angkop pang langit. Alright. Pangatlo po. Ito. Napakadali nito.
Balang araw, mararanasan natin ito. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sabi, sino ang mga bubuhayin ng Panginoong Yesus sa kanyang pagdating? Sino? Sino sila? Sino ba? Ayan. Ha? Yung mga tapat po sa kanya. Yung mga tapat sa kanya. Amen. Palapakan po natin. Tapat, nananampalataya sa kanya na matay kay Kristo. Ayan. Maraming salamat po. Pero, meron po kaming sorpresa. Doon po sa pamilya, ito ang napili po, mga kapatid. Buong pamilya na hindi Adventist yung it's either yung lalaki o babae. Pero nandyan buo sila, pati yung anak, pastor. Ang napili po ay si Sister Jovi and Brother Owen Selda. Saan po sila po natin? Nandiyan sa... Tama po natin, naha, bukas ay sa health ni Doc. Ayan, naman doon sa pangkalusugan. Salamat po, ayon ng Panginoon. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Good evening sa ating mga kaibigan at mga kapatid. Noon pong mga nakaraang mga gabi, ang ating pong mga kaibigan na may kalaman sa ating kalusugan ay tungkol sa pag-iwas na magagawa natin sa bahay, sa pag-iwas sa ubo. Kagabi naman ay tungkol sa stress. Ngayon po ay isang tungkol sa isa sa mga bagay na lang natin ginagawa araw-araw. Dapat natin gawin. Ngunit huwag niyo gawin sa ating kalagitnaan ngayon. Mamaya na lang pag-uwi niyo sa inyong tahanan. Ito po ay tungkol sa pagtulog. Yan. Ano po ba ang pagtulog? Diba? Lahat tayo. Sino sa atin ang hindi nakaranas matulog? Pero marami sa atin ang nakakaranas ng hindi sapat na tulog, mahirap simulan natulog, at yung madaling magising, parang balisa o kulang sa tulog. Ngayon po, ano ba ang sleep? Sleep po ay essential na process ng ating katawan na nakaka-apekto hindi lamang ng ating physical na katawan, kundi maging ang ating mental functioning para sa kinabukasan. Kapag hindi tayo nakatulog sa gabi, yung kinabukasan natin ay apektadong apektado. Hindi lamang yung parang pagod ka, parang nanlalata ka, kundi minsan irritable, minsan din ay hindi makaisip. Minsan sasabihin natin, huwag nyo nga akong kulitin, kuyat ako. O kaya, high blood ako ngayon, di kasi ako nakatulog. Marami tayong naririnig na ganyan. Sabi po, it is an essential process that is affecting our physical and mental functioning. So yung ability din po natin na lumaban sa mga sakit, mag-develop ng magandang immune system, at yung pag-iwas natin sa mga sakit ay magagawa nating iwasan kung tayo ay may sapat na tulog. Sino po sa inyo ang may cellphone? Madami. Madami ako nakitang cellphone. Yung inyo po bang cellphone, sino-charge? Pag hindi nyo po ba sila charge, ano mangyayari? Low bat. Maging mga makina, kailangan mag-inga. Maging yung mga ilaw pinapatay natin para ma-iwas. Maging mga TV, sasabihin ng mga bata, tama na TV, mainit na, kailangan ng patayin. Kung sinacharge natin ang ating mga cellphone, dapat po sinacharge din natin ang ating mga katawan. Dapat po nagkakaroon tayo ng sapat na pahinga. Ngayon po, hindi lamang po yung pagtulog natin ang ating pag-uusapan, maging yung ating pagkain, paano siya nakaka-apekto sa ating pagtulog. Isa po sa mga substances na kilala na hindi, nakakapag
ibinigay sa atin na hindi magandang tulog pag umiinom kayo ito. Next slide. Yan yung pala yung tulog mo kapag ka ikaw ay gising na gising. Yan. Gusto niyo po ba pagkagabi, ganyan ang inyong pakiramdam? Nakahiga na kayo pero hindi niyo pa ma-effect ang inyong mga mata. O, so, next slide. Isa po ito sa mga inumin na alam natin lahat. Ngunit ito po ay nagbibigay ng hindi magandang quality ng sleep. Isa po sa ina-advise ng Adventist Health ay ang pag-iwas sa mga caffeinated or yung mga may laman na coffee beverages. Kasi po ito ay nakakapag-affect sa ating sleep. Ang ating sleep ng puso, nagpapa-active ng ating dugo. So tayo po ay makatulog. Tayo po ay nagising. Isa pa po, important tulog sa mga sa growth. Bakit po? Para sila ay sa mga growing children. Sino po ba sa inyo may batang maliit? Importante po para sila ay lumaki. Ayan, para sila ay lumaki. Yun po kasing mga bata, kapag po hindi natin sila natulog sa tamang oras, kaya mga bagets, maririnig nyo po sinasabi ng inyong mga magulang, matulog ka, magkaroon ka ng sapat na tulog. Pahinga. Next slide po. At ito naman po yung mga pagkain na magaganda para sa ating, kung yung caffeine ay nakakasira, ito po mga prutas tulad ng cherries ay nakakapagpaganda o nakakapag-stimulate ng ating tulog. Tapos yung isa po dito ay salmon. Meron silang laman sa kanilang na nakakapag-induce ng sleep. Sa next slide po. Sabi po, sa mga bato, kailangan natin sila para tayo ay tumakad. Ngunit, kapag po ang bata ay hindi nakatulog, ano po mapapansin nyo? Irritable. Irritable, mahirap may mga tantrums. Hindi naman natin sila masisisi. Kasi, kulang sila sa tulog. Talagang minsan kapag hindi na ipahinga ang katawan, dyan po magkakaroon ng parang irritabling attitude ang mga bata. Hindi lamang po yun. Sila ay nagde-develop ng kanilang mind and physical body. So pag nasa school, hindi nila ma-absorb yung dapat nilang ma-absorb kasi hindi sila nakatulog. Or hindi po nila na, hindi nag-grow yung kanilang mind, hindi nagde-develop dahil kulang tayo sa tulog. Sabi po, yung bone ng bata ay mas humahaba kapag tayo ay natutulog. Ngayon po, ilang hours ang kailangan ng isang individual para magkaroon ng sapat na tulog? 8 to 10 hours of sleep. Pag po hindi tayo nagkaroon 8 to 10 hours of sleep, nagkakaroon po ito ng impact hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ating komunidad. Isa po sa public health na issue ng kulang sa tulog ay car accidents, mga motor vehicular accidents. Kahit na hindi po ito impaired driving, kahit hindi po driving under the influence of alcohol, pero kung kulang sa tulog, halos wala po iyong pinagkaiba. At isa pa po ay itong sleep ay related sa topic ni Dr. Diego kagabi, yun pong sa mental health. Kapag tayo ay hindi nakakatulog, ano po nakikita niyo sa ating screen? Depression and anxiety. Nagkakaroon tayo ng stress. Kasi meron tayong kailangan sa araw. Pero kung hindi tayo nakakatulog, hindi natin matuntunan o ma-sustain yung ating mga requirements for the day. Kaya po tayo ay nagkakaroon ng depression and anxiety. Ang sabi po, para maiwasan ito, count your blessings before you sleep. Erase natin ng doubts, erase natin ng regrets. Yun po ay kapag ibibigay natin ng lahat ng ating doubts and regrets sa ating Panginoon. At ang last po ay, second to the last, ay ito. Sabi po, meron akong ilang mga pasyente na lumalapit sa akin dahil hindi sila makatulog. Surprisingly, mula po nung ako ay nag-clinic dito last year, ang dami po ng taong hindi makatulog o hirap na hirap makatulog. Ang unang bukod sa akin, doktora, hindi ako makatulog. Pag tinanong po, umiinom nga po ako eh.
bago matulog para matulungan ako. Alam niyo po, ang alcohol ay nakakapagpababa ng central nervous system activity. Patutulogin ka. Pero wala siyang magandang quality of sleep. Para lang yung pinapatay yung sistema ng isip, pero pagod ka pa din. So isa po ito sa hindi magagandang paraan kung paano matulog. Iwasan po natin ang paggamit ito. Dahil karamihan po nakatulog na, pero pagod naman tayo. And ang lastly po, na feeling ko makakarelate ng marami, ay ang screen time. Does screen time really affect our sleep? Sabi po, turn off screens 1 hour before bedtime. Ito po ay hindi lamang nakakapagising. Pag nakakakita tayo ng magandang social media post, ano na kaya nangyari kay ano? Ano na kaya nangyari? Tignan ko na ngayon mga comments. Hanggang sa gising na tayo ng gising. At isa pa po, yung blue light na iniinit ng mga devices na ito ay hindi maganda, naapektuhan niya ang melatonin ng ating isip na nagpapadecrease ng ating sleep. So, hindi po tama na ang mga bata, lalo yung mga growing children, ay pinababayaan natin sa screen time, cellphone, tablet, or TV. Ninanais po ng Diyos na tayo ay mamahinga. Kaya sa araw-araw po ay sinasabi niya sa atin na ang sinasabi po sa Biblia na come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. Hindi po gusto ng Panginoon na tayo ay magpagod sa araw-araw na walang pahinga. Kaya po niya ginawa ang araw ng kapahingahan sa isa sa araw sa isang linggo. At ang sabi po niya, my presence will go with you and I will give you rest. Ito po ang ating note lecture sa gabi nito. The work that I
Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat sa gabing ito na ibinigay niyo sa atin, mga kapatid. Sino ang masaya sa inyo? Pakitaas po ang kamay. Purihin ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Basbasan nawa ang bawat isa sa atin sa ating pag-aaral. At ganun din ang mga kapatid na nasa online na nanonood. Pagpalain ang bawat isa sa inyo, kapatid at kaibigan. Maraming salamat sa awitin na inawit ni Sister Camela. At parang Sally DeFord. At ganun din ang napakagandang, very informative na napakinggan natin na lektura si Dr. May. Maraming salamat. Mga kapatid, magkakaroon tayo mamaya bukas siguro ng mga questions dun sa mga lectures niya. Kaya mag-aaral tayo o mag-take note tayo para bukas ng gabi ay meron tayong mga maisagot. Maliban kung maraming naiiwan agad at tayo ay naiiwan yung ating mga napapakinggan, mga kapatid. Ngayong gabi ang pag-aralan natin, bukas ng gabi pala. Bukas ng gabi ang pag-aaralan natin ay The Promise of Protection and Peace. Ang pangako ng Diyos na mag-iingat at magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Mga bago na naririto ngayong gabi ay mag-imbita kayo ng inyong mga kasama para bukas ay malalaman ninyo ang pangako ng Diyos. At dito natin malalaman din ang mga katakot-takot na mga tao, Pastor, dito sa Del Iponso. Bukas din ng gabi. Ildefonso. Tama ba yun? Ildefonso. Yan. Buti na lang. Alam nyo, pinagpili ako eh kung saan ako pupunta dito sa CLC, Pastor. Naalala ko yung sinabi ninyo nung nakita tayo sa convention. Pastor, doon kayo sa amin. Pupunta ha sa pag-aaral. Kaya doon ko pinilit na ngayon.
signs of living twice. Ang pangako na mabuhay ng dalawang beses. Sino sa inyo ang gustong mabuhay ng dalawang beses? Ba? Ah, mayroong gustong gusto. Mayroong hindi pa siguro alanganin at desidido. At kagabi ang napag-aralan natin ay patungkol doon sa Great Reunion, yung malaking pagsalo-salo at pagkakita-kita ng bawat isa, mga kapatid. At napag-aralan natin, ang pinaka-pangako ng Panginoong Diyos ay yung kanyang pagdating na sinasabi sa John 14 verse 1, na sabi niya, 1 to 3 ito, huwag magulumihanan ang iyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sa inyo, sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay anong sabi? Muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Ito yung ilustrasyon na ipinapakita ng bawat isa sa atin ng ating Panginoong Jesus na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin na kung darating ang mga krisis sa buhay, darating ang mga problema sa buhay, kung tuliro tayo, kung mga bagabag sa buhay natin, mga anxiety kung ano man ang mga nararamdaman natin, mga kaibigan at mga kapatid, kung meron tayong pananampalataya kay Jesus, meron tayong kapayapaan at pag-asa, at tayo ay patuloy na lumalakas, na lumalaban sa lahat ng mga pagsubok at mga problema sa buhay, mga kapatid. Alam nyo, itong pangako ng ating Panginoong Jesus na ito ay laging nararanasan ng mga Hudyo noong unang panahon. Lalong-lalo na yung mga binata't dalaga kung sila ay nagkaroon ng yung usapan na mag-aasawa. Mayroon silang tinatawag na betrothal, engagement. Na kung yung binata at dalaga ay nagkaintindihan na na ikakasal, yung mga magulang ng mga binata ay pupunta sa bahay ng dalaga. At doon magkakaroon ng masayang usapan at agreement kung kailan ang kasal, ano ang mga dapat ihanda. Pagkatapos ay uuwi yung binata at pamilya niya kasama ang mga entourage niya at maghahanda na yung binata ng bahay. Maghahanda ng mga pagkain. Kung ano man yung mga inihahanda, ang pinakasukdulang ihahanda ng binata ay yung bahay na tirahan at tahanan nilang mag-asawa pag sila'y kasal na. Kaya kung yung binata ay nakikita ng ama ay malapit nang maihanda yung bahay, lahat ng mga kailangan ay handa na, sasabihin ng tatay, anak, naihanda mo na lahat ng mga kailangan para ikaw ay kakasal na. Puntahan mo na yung iyong nobya. Yan na, pagpuntahan ng nobya, entourage na yan, mga kapatid. Papunta roon. Tapos iuuwi niya doon sa bahay at doon magkaroon ng kasalan. Doon magkaroon ng great banqueting table. Doon magkaroon ng lahat ng mga kamag-anak ay nagkakaroon sila ng great reunion doon. Mga ilang mga araw ang mga gaganapin nila sa isang kasalan, mga kapatid. Ganun din ito. Ang ating Panginoong Jesus pumunta sa lupa. Sinabi na niya ang dapat gawin ng bawat isa sa atin. At ako ang iyong nobyo, kayo ang aking nobya, at ang bawat isa sa inyo ay maghahanda dahil ako rin ay maghahanda at pupunta sa langit at pagtapos na
babalikan ko kayo at iuwi kayo sa langit na bayan. At doon magkakaroon ng great reunion ng bawat isa na sinabi ng kapatid na tapat na nabuhay kay Kristo, naglilingkod habang naghihintay sa kanyang pagbabalik, mga kaibigan at mga kapatid. Kahit napakaganda na inaasahan ng bawat isa sa atin itong pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga't ang bawat isa sa atin ay maging tapat. Magmula ngayon hanggang sa kanyang pagdating. Ngayon naman ay ang pangako ng dalawang beses na buhay. Alam nyo, bago ka magkaroon ng dalawang beses na buhay, mamamatay ka muna. Dalawang beses. Mamamatay ka muna. At ito ang pinakaayaw na ayaw na mangyari ng bawat isa sa atin. Magkakasakit na nga lang, Dok, eh, no? Eh, talagang ninenervyos na. Ospital agad, kung may mga raramdaman. Lalo na pag mamamatay. Pagsabihin ng doktor ay mga ilang buwan ka na lang, ay mamamatay ka na. Ay, napakahirap iyan, mga kapatid. Pero, may pangako. Magkakaroon ng dalawang buhay, pangalawang buhay pa, mga kapatid at kaibigan. Kaya bago natin pag-aaralan iyan ay, kapag namatay ang tao, saan siya pumunta, mabubuhay pa kaya muli? May mga pag-iisip at pananampalataya na pag ang tao ay namatay, pumupunta siya, yung kanyang kaluluwa o espiritu, pumupunta siya doon sa baka. Kung mabait. Pero kung siya ay masama, pumupunta sa tigre. Pero kung talagang malaki at mayaman na tao at mapagbigay at siya ay namatay, siya naman yung kanyang kaluluwa o kay espiritu ay pupunta, sabi, doon sa pinakamabait na hayop at pinakamalaki din na hayop. Pero kung ikaw ay maliit lang sa estado ng buhay mo, mahirap ka. Ay pag namatay ka, doon na pinakamahirap naman na klase ng mga hayop. Yan ang mga pananampalataya ng mga iba, mga kapatid. At paikot-ikot yan. Oh, may cycle yan. Pag namatay naman yung baka, yung kaluluwa mo lilipat naman sa iba. Ganon, mga kapatid. Kaya nga't may mga relihiyon na kung hindi sila nangangatay ng baka, hindi sila kumakatay ng kung anumang mga hayop. Bakit? Baka yung kanilang mga namatayan na mga kapatid o kaya kamag-anak ay napunta roon. Mga kapatid, kaya na, ito yung mga pananampalataya ng mga karamihan. Naniniwala sila rito, mga kapatid. Sa Kristiyano, the realm of Kristiyano, mga kapatid, ay kapag namatay ang tao, kung ikaw naman ay mabait at matuwid, saan ka pupunta? Nandiyan na ba? Saan ka pupunta? Eh, pupunta ka sa langit. Pag namatay ka na, pupunta ka sa langit. Kung hindi ka naman mabait at masamang tao, saan ka pupunta? Sa impyerno. Eh kung medyo sa gitna ka, hindi ka naman masyadong mabait, hindi ka naman masyadong maloko, eh medyo sa katamtamang ka, saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Ah, diyan. Okay, napaka, ito yung mga paniniwala ng mga marami, mga kapatid. Kaya minsan ang mga tao ay hindi nagiging tuwid ang buhay. Kasi pag namatay, kung medyo okay naman, pupunta ka doon sa lugar na purgatorio at papanalangin ka para pag medyo okay ka na at pupunta ka rin sa langit din. E di mga swerte. Yung mga nananalangin sa iyo ay siya ang magliligtas sa iyo na pupunta sa langit kahit maging masama ka, mga kapatid. Ito yung mga karamihan na iniisip o kaya paniniwala ng mga tao. At minsan ay nag-iisip ako kung apat kaming magkakapatid, ako ang panganay. Sabi ko sa aking mga kapatid, pag ako'y namatay, panalangin niyo ako ha.
Ayun, walang bait-bait sa akin. Kung sino ang gusto ko, banatan ko at patayin ko. Kung kulong ako, di kulong ako. Paglabas ako, ganun din. Tak! Gulinin. Wala sa akin yung pagiging matuwid. Wala sa akin yung pagiging pananampalataya. Para pag namatay ako, panalangin ako ng aking kapatid. Pag namatay naman yung kapatid ko na isa, sabi niya sa akin, panalangin din sa kabila. Panalangin din sa kabila. Hanggang naubos kaming apat na magkakapatid. Kung siya na lang ang naiwan sa balat ng lupa, anong gagawin niya ngayon? Wala nang manalangin sa kanya, anong gagawin niya ngayon? Magbabait na siya. Bakit? Wala nang manalangin sa kanya. Tama kaya ito? Kawawa naman yung taong huling-huli na walang mananalangin sa kanya para makakapunta siya sa langit, mga kapatid. Kaya minsan ay nalilito ang mga tao. Kung anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano talaga ang kalagayan ng tao? Bakit ang tao ay makakaranas ng kamatayan? Ito'y papag-aralan natin ng masinsinan, mat. Makakaintindihan tayo ng maayos, mga kapatid. At huwag kayong kukurap. Dahil maraming mga prinsipyo at mga back-up ng banal na kasulatan kung ano ang ibig sabihin ng ating kalagayan bilang isang tao o mananampalataya, mga kapatid. Bakit ang tao ay nakakaranas ng kamatayan? Unang-una sa lahat ay sa Genesis 3 nagpasimula ang lahat ng pagkakasala ni Adan at Eva. Alam niyo na ang ibig sabihin. Nung ninalang ng Panginoong Diyos si Adan at Eva, sabi niya, sinabi ko noong una na mangangain kayo ng napakaraming mga pagkain dito ng bunga ng punong kahoy, pero huwag kayong kakain doon sa isa. Susubukan ko kayo kung kayo ay tapat sa aking mga sinasabi at kalooban. Sinusubukan ko kayo kung talagang gusto nyo na tayo'y magkausap ng masinsinan at mukhaan. Mag-ingat kayo doon dahil merong manlilin lang doon. Sabi niya, huwag na huwag niyong lalapitan o kakainin ang kanyang bunga. Ang nangyari ay nung dumadaan o naglalakad si Eva, baaling si Eva, ay nakita niya yung bunga na napakaganda at mayroong nakiusap sa kanya. Sino yung nakiusap sa kanya? Isang ahas na malaki na napakaganda at nagsasalita yung ahas. Kamangha-mangha, ahas na nagsasalita. Bakit? Eh, nandyan si Satanas eh. Lahat na mga bagay na mga nandito, kung gagamitin ni Satanas, magsasalita yan. Na hindi mo inaasal kahit itong microphone na ito. Kung gagamitin ni Satanas, mayroong magsasalita dito. Kaya nakakamangha. Kaya si Eva, anong ibig sabihin nito? Totoo ba? Sabi niya. O, pag sinabi niya ng ganon, nagpapasok siya o kaya ipinapakilala niya ang pagdududa sa sinasabi ng Panginoon Diyos. Sa madalit sabi, mga kapatid, ay nalin lang, natukso si Eva at kumain. Dahil sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya, Genesis 3, versikulo 3, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy na ito sapagkat sa oras na kumain kayo nito, kayo ay mamamatay. Doon nag-umpisa ang salitang mamamatay. Hindi niya sinabing, pag kumain ka, patay ka agad. Hindi, kundi mamamatay ka, sabi niya. Dumating nga ang panahon na namatay nga, mga kapatid. Tingnan niyo mamaya ha, sinabi ni Satanas, pag kumain ka nito, kung ituloy niyo sa basahin sa Genesis 3, pag kumain ka nito, magiging ano, kagaya ka ng Diyos. Magiging matalino ka. Tataas yung inyong antas ng buhay. Dahil maging kagaya ka ng Diyos. Biro mo, mawawala ka dahil ang Diyos ay nawawala. Dahil ang Diyos ay espiritu. Dahil ang Diyos ay kung gusto niyang magpakita, magpakita. Eh gusto ng tao rin yon. Bakit? Yun din ang gusto ng kaaway. At yun ang gusto niyang mangyari sa tao. Kaya lilinlangin niya, mga kapatid, para may kasama
si Satanas doon sa plano niyang sisirain ang lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa tao. Na kapag pupunta ka ron at kakain, mamamatay ka. Sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay kundi magiging Diyos ka. So lahat ng kasalanan na sinasabi ni Satanas ay ano, tataas yung antas, mga kaibigan at mga kapatid. Papasok tayo dyan mamaya. Kamatayan ang naging resulta. Kaya sila'y sumuway. Sumuway sila, kumain sila, kaya sila'y namatay. Kung totoo ang Diyos, buhay pa si Satanas, si Eva, hindi. Patay na. Kung totoo si Satanas, buhay pa ba si Eva o hindi? Patay na. O so sino ngayon ang totoo sa kanila? Sabi ni Satanas, sabi ng Panginoon Diyos eh, mamamatay ka. Namatay nga si Eva o hindi? Namatay. Wala na. So ibig sabihin, totoo. Ang Diyos na namatay nga. Kaya sabi niya, pag kumain ka dyan, mamamatay ka. Ipatay na ngayon si Eva at saka si Adan. Mga kapatid, tuloy na naman mamaya. So yung pagsuway nila ay resulta ng kasalanan at yun ang nagdala sila sa kanila ng kamatayan. Kaya sabi sa 5:12 ng Roma, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, mga kaibigan, kamatid. Ngunit ito ang pangako, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng ano? Kaloob o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So merong kaloob ng Diyos. Ngunit kahit nagkasala ang tao, merong kaloob ng Diyos. Merong solusyon ang Diyos. Merong pangako ang Diyos, mga kapatid. Iyan ay patuloy natin pag-aaralan mamaya. Ngayon, bago natin matutunghayan, malaman kung ano ang estado ng buhay ng tao, kung saan siya pupunta, kung ano ang kanyang kalagayan, malalaman muna natin kung ano, paano ginawa ng Diyos ang tao. Paano nga? Sa Genesis 2, versikulo 7, sinasabi ng ganito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng... Okay, yan nyo ha. Ang tao ay ginawa ng Diyos mula saan? Alabok ng lupa. Okay? At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. Anong nangyari? At ang tao ay naging ano? Buhay na kaluluwa. Sino sa inyo ang nakakita ng kaluluwa? Taas ang kamay. Ni, buti pa si Pastor, nakakita na. Sino nakakita na sa inyo ng kaluluwa? Taas ang kamay. Si Mrs. Sino pang nakakita? Abay, kaganda. All right. Parang alanganin kayo ah, mga kapatid. Itaas ang kamay, pagsigurado. Oh, okay. Ulitin ko. At hiningaan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. Okay? May hininga ng buhay. Saan galing yung hininga ng buhay? Sa Diyos, mga kapatid. Makita nyo mamaya. At ang tao, ano nangyari, ay naging buhay na kaluluwa. So, ibig sabihin, dito sa testas na ito, sa Genesis 2, versikulo 7, ang tao na gumagalaw ay siya ang kaluluwa na buhay. Pag siya ay namatay, kaluluwang patay. Anong tawag nila natin doon? Bangkay. Mga kapatid, bakit? Wala na yung hininga na ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos, mga kapatid. So, ang sinasabi ng banakalasulatan, ang kaluluwa, sino? Kayo. Ako ang kaluluwa. Kaya nga't minsan pag November malapit na, November 1 and 2, pag piyesta ng mga kaluluwa, sino ang mga nakikita mo roon? Walang shuk. Oy, dyan na. Dyan na yung kaluluwa. Nasa na. Wala. Kayo ang naroon. Mga kapatid,
Nagpipiesta kayo doon. At nagsasaya na kung minsan kung ano yung mga kinakain. So, maliwanag na ang salita ng Panginoon Diyos ay tama at tugma, mas lalo kong paniwalaan ito kaysa sabi-sabi ng mga tao. Ang tao ay ang kaluluwang buhay. Kung siya ay merong hininga, kung siya ay nagsasalita, siya ay kaluluwang buhay, mga kapatid. Tingnan nyo ito. I-play ko. Ha? Oh, naku. Hindi kaya. Uy. Ulitin natin. Uy. Yan na. Yan. Walang sound. Tingnan na lang ninyo ha, mga kapatid. Yan. Oh. Oh. Yun. Tapos yun. So, meron siyang ginawa ng Panginoon Diyos. Yan, nabuhay na yung tao. Kaya, kapatid, saan galing yung iyong hininga? Nakikita mo ba? Hindi. Kundi, so, yung buhay mo galing sa Diyos. Humihinga ka galing sa Diyos. Libre yan na ibinigay niya sa iyo. Dahil mahal ka niya at nais ka niyang makasama doon sa langit na bayan, kaibigan at kapatid. Kaya ikaw ay galing sa alabok. Ibinigay sa iyo ang hininga, so ikaw ay nagiging kaluluwang buhay. Ikaw ay tao na kaluluwang buhay. Ano naman ang sinasabi sa Ezekiel 18, versikulo 4? Itong tandaan niyo, mga kapatid. Akin ang buhay ng lahat ng tao, sabi ng Diyos, maging sa ama o sa anak. Ang kaluluwang magkasala, ibig sabihin, ang taong magkasala ay mamamatay. Meron bang immortal na tao? Wala. Dahil yung tao, sinasabi natin kanina, siya ang kaluluwa. So, ibig sabihin, yung tao na ang kaluluwa na sinasabi niya dyan ay mamamatay. Kita? Yung kaluluwa, siya yung tao. Kaluluwang buhay eh. Pero sabi niya, ang kaluluwang buhay, pag nagkasala, siya ay mamamatay. So, walang kaluluwang immortal na tao, kaibigan at mga kapatid. Ang tanong, kung ang tao'y mamatay, saan siya pumupunta? Ito na. Saan siya ngayon pumupunta, mga kapatid? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito, mga kapatid? Una, Genesis 3, versikulo 19, sabi niya, sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi saan? Sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ha? Maliwanag. Na kung ang taong mamatay, pupunta, babalik siya yung kanyang katawan, babalik siya doon sa pinanggalingan niya na ginawa ng Panginoon Diyos magmula sa lupa, sa alabok. Ang problema ay yung hininga mo, saan pupunta? Ha? Saan pupunta? Ay babalik din sa Panginoon Diyos. Ecclesiastes 12, versikulo 7, sabi niya, at ang alabok ay bumalik sa lupa
na gaya ng una at ang Espiritu, yan na, ay bumalik sa Diyos na kanino? Nagbigay sa Kanya. Maliwanag. Nung una, ang ginawa ng Diyos ang tao, binigay niya. Pero pag namatay na, balik ka na sa akin. Mawala na yung hininga mo, balik ka na sa akin. Dahil ako naman ang nagbigay sa iyo ay, sabi niya, mga kapatid. So ano yung kaluluwa? Tao, okay? Ano naman yung espiritu? Yun yung hininga ng Diyos. So magkaiba yung espiritu at kaluluwa. Yung kaluluwa, ikaw na nabubuhay. Okay? Dahil kung nagkasala ka, mamamatay ka. Ang espiritu, yun yung ibinigay ng Panginoon Diyos na hininga mo. Mga kaibigan at mga kapatid, anong ibig sabihin ng espiritu sa banal na kasulatan? Ang espiritu sa Hebrew word ay spirit o ruah o breath. On. Kaya nga, mga ganun ka. Sa Greek ay pneuma. Ibig sabihin, yung paghinga. Kaya yung pneumatology, pneumatic, sabi nila, may problema siya sa paghinga. Di ba, Dok? May problema ka sa paghinga. Pag sinabing may pneumonia siya, problema sa paghinga. Mga kapatid, at yun ang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos para tayo ay mabuhay. Kaibigan, mga kapatid. So, nagkaisa, nagkatipon, yung hininga ng Diyos at yung alabok, miracle naging tao na buhay, na may isip at may diwa, may damdamin, at merong physical na katawan, mga kapatid. Alright, ngayon, anong mangyayari sa kanya? Kung paano ang ulap sa Job 7:9 ay mapapawi at mawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol, ibig sabihin sa libingan, ay hindi na aahon pa yung mga taong namatay. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa niya ang kanyang dako. Okay? So yung taong namatay na, kung iyong inilibing na, hindi na siya makakabalik doon sa tirahan niya o kaya doon sa higaan niya, mga kapatid. Okay, maliwanag po yan. Tuloy natin mamaya. May tanong ako dyan, mga kapatid. Pangalawa, Psalm 146 verse 4. Ang kanyang espiritu, dami mga teksto tayo, ay humiwalay. Siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang panukala. So yung tao pag namatay na, wala na. Dahil sinabi niya sa Ecclesiastes 9 verse 5 and 6, sapagkat nalalaman ang mga buhay na sila'y, ano po? Mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ang patay, ang anumang bagay. Kaya kung namatay na, patawarin mo ako. Sige na. Gumaganong ka. Eh kung narinig ka, sige na, patawad na kita. Eh takbo ka na. Bakit? Iniiyakan mo yung patay eh. Ano? Kaya kung kahit anong gawin mo sa taong namatay na, kahit balik-balik tarin mo pa, kahit gaganin mo pa yung mata niya, kahit anong suntukin mo pa, sunugin mo pa, hindi na siya magre-reklamo. Kaya huwag kang matakot sa patay. Kay Satanas ka matatakot. Dahil minsan, gagayahin niya yun. So wala na ang mga manday. Kaya ngayong buhay ka pa lang, anong gawin mo? Magpatawad ka. Huwag kang makipag-away. Bigyan mo siya ng Toblerone. Bigyan mo siya ng rosas. Arugain mo siya. Bakit? Eh, buhay pa siya. Bigyan mo siya ng bulaklak. Huwag mo na siya. Hindi ko lang sinasabing huwag mong ibigyan ng bulaklak pag namatay na. Nakawawa naman, mga kapatid. Pero hindi na niya ma-appreciate yan. Ngayong buhay pa, ang iyong asawa, yung anak, kamag-anak, o sino mang mga kasama mo sa bahay at kapitbahay, gawin mo na ngayon. Dahil darating ang panahon, hindi na niya ma-appreciate
hindi mo na makausap pa. Alam mo yung mga kapatid, nung ako inimbitahan sa libingan ng mga bayani, may namatay tayong kapatid doon na sundalo. Pumunta ako sa libingan ng mga bayani. Eh di, sige na. Eh, tapos na ang service. Nung papunta na doon sa kanyang libingan, grabe ang helicopter. Tapos binuhusan kami ng napakaraming mga bulaklak na rosas. Kabango-bango doon sa... Ay, talagang grabe lahat ng nilalakaran namin. Ang sarap naman ang mamamatay, sabi ko. Ganito sana ako pag namatay din ako. Sabi ko. Pero yung namatay, wala na. Hindi na niya alam kung anong nangyari pa. Kaya mga kaibigan, kapatid, ngayong buhay pa tayo, kailangan tayong gumawa ng maayos, mabuti at kabanalan para sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang taong patay ay hindi na, verse Psalms 115 verse 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang nabababa sa katahimikan. Kaya yung patay na, huwag mo nang pakialaman yan. Huwag mo nang panalangin dahil patay na. Tapos na siya eh. Yung kanyang buhay eh. Mga kapatid, haharap na siya sa Panginoon pagdating ng panahon. Dahil patay na siya, hindi niya kayang pupuri sa Panginoon dahil ayaw ng Panginoong Diyos ang pumupuri sa kanya na patay. Yung mga buhay lang ang gusto niyang mampupuri sa kanya at magbigay pagsamba. Kahit ako din ah. Pagpatay na yan, dapat magbibigay pa ng puri. Wala na. Wala na, mga kapatid. Yun ang maliwanag na sinasabi ng mga kasulatan. Ang tanong, kung ang taong patay na ay wala na, sino itong bumabalik sa ating mga bahay sa ika-apat o ika-siyam na araw pagkatapos ng libing? Yun na. Oh, yun na. Mga ganon. Naku, pag naamoy mo yung amoy niya, naku, nandiyan na. Naku, ihanda yung kung ano-anong mga inihanda na. Oh, pagkain na. Ihanda na lahat. Bakit? Nandiyan na si tatay. Alam nyo, pumunta kami sa isang lugar dahil, alam mo namang district pastor ay pag kilala ka, ay iniimbita ka sa lahat ng mga patay sa barangay. Di pumunta kami. Hindi ko kilala yung namatay. Hindi ko, wala akong kakilala sa kanila. Yung mga kasama ko lang. E di pagpunta namin doon, e di nandun na yung kabaong. Tapos tayo po'y ano na, magsamba na, sabi ko. Mag-service na tayo, di service. Pero yung ina ay wala. Hanapin ninyo. E di umupo. Umupo na. E di kanta na. E di nagsasalita ako. Nagsasalita ako. Habang ako'y nagsasalita, yung anak, tumakbo. Nanay, 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 nanay. Sabi niya, bakit anak? Sabi niya, si tatay, nandito na. Sabi niya, paano mo alam na nandito na? Naamoy ko doon sa kusina. Naamoy ko na sa kusina. Pupunta na dito ngayon. Sabi niya, paano mo alam na ang tatay mo yung naamoy mo, na nandito siya? Sabi niya, alam ko, yan ang laging naamoy ko sa kanya. Ano nga ang amoy mo? Amoy red horse. Sabi niya. Edi, sabi ko, naku, delikado. Kaya naisturbo ako. Sabi ko, kaya pala, amoy na amoy niya, na amoy red horse kasi namatay sa alak. At nung nakita ko doon sa tabi ng kabaong, mayroong red horse doon, may tinapay doon, may kandila doon. Yung red horse na yung, alam niya yung bote na red horse nandoon. Sabi ko, bye, sabi ko. Ay, sabi, alam niyo mga kapatid, pasensya na kayo, very sorry. Umuwi akong malungkot. Sabi ko, paano kaya ito? Bakit? Yan ang ginagawa ng kaaway. Nililin lang niya ang tao magmula nung una pa. Bakit? Sino yung mga ito, mga kapatid? Sino ang mga ito? Tandaan nyo, yung sinabi ko kanina, pag kumain ka nito,
Okay, pupunta na tayo doon. Pag kumain ka nito, sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay kundi magiging Diyos ka. Na hindi ka makikita pero nagpaparamdam ka. Tapos magpakita ka kung gusto mo. Magiging Diyos ka. Pero sabi ng Panginoon Diyos, pag kumain ka nito, mamamatay ka. Ang tanong ko ulit, sino ang tama sa kanila? Ang Diyos. Taas ang kamay ang Diyos. Ang tama. Okay. Taas ang kamay ang si Satanas. Tama rin. Oh, wala. Buti na lang. Pero naniniwala kayo minsan. Bakit? Naniniwala kayo ng multo eh. Oh, totoo naman yan. Oh. Ngayon, ano ngayon ang gagawin ni Satanas para mapaniwala niya tayo doon sa unang sinabi niya na magiging kagaya ka ng Diyos? Ang gagawin ni Satanas ay kanyang gagayahin yung mga namatay na nakilala mo at amoy mo at kita mo, magpapakilala, gagayahin niya yan ni Satanas. Para pag ginaya ni Satanas yung matagal ng patay at nakausap mo at nagpakita sa iyo, sabi mo, oy God, nakita ko at nakausap ko ang kaluluwa ng aking tatay. Sino yung nakausap mo? Si tatay mo nga talaga o si Satanas? Si Satanas, dahil sinasabi niya sa Apokalipsis 14, versikulo 16, sapagkat sila'y mga espirito, kita nyo? Espirito ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Kaya nga't sabi ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, sang-ayon ba ang Diyos na makipag-usap tayo sa mga espiritu ng mga matagal nang nangamatay? Darating ang panahon, ito yung hula na gagawin ni Satanas para linlangin ang lahat ng mga tao at mapaniwala siya sa ganyang estilo. At pag tayo napaniwala niya, kuha na niya tayo. Mahirap na tayong makaalpas. Bakit, mga kapatid? Nalin lang tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi dito, oo, mga makikipagsanggunin sa mga masasamang espiritu sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, pag nagkasakit tayo, pumupunta tayo doon sa hindi natin kilala, minsan ay, nakaapak ka ng mo, ganito. Tapos merong itlog, sabi niya. O kaya merong bigas, sabi niya. O, mga pumupunta ka doon at ayan, ganitong gawin mo. Pag pumunta ka roon, yari ka. Sinasabi ng Panginoong Diyos na huwag tayong lalapit sa mga ganito dahil lilinlangin tayo. Darating ang panahon, merong medium ng kaaway na kung gusto mong makausap yung mga namatay na, pwede mong makausap sila. Pero yan ay paraan ng kaaway. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga nangamatay? Ano ang estado nila, mga kapatid, yung mga namatay? Ang sabi niya dito ay, Daniel 12, versikulo 2, sabi niya, at marami sa kanila na nangatutulog, ito na, sa alabok ng lupa. Okay? Ay mga gagigising ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang kapahamahamak. Okay? So yung mga taong nangamatay ay isang pagtulog lamang sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay? So, ang banal na kasulatan ay tinutukoy na ang pagkamatay mo, kung ikaw ay nangamatay, isang pagtulog lamang sa iyo sa labingan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, pag na kay Kristo ka na, ito na, kailangang may panganak ka ng dalawang beses at mamatay ka rin ng dalawang beses. Paano ito? Una, pagtanggapin mo si Jesus, sabi niya, maliban ang tao ipanganak na muli at hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Maliban na ang tao ay maipanganak sa tubig, ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. Bakit dalawang beses ka maipanganak? Una,
Ngayon, naipanganak ka, kaya narito ka sa mundo. Di ba? Pero ang pagkapanganak mo sa balat ng lupang makasalanan at makamundo na madaling gumawa ng kasalanan at laging gusto mo ang nasusunod. Okay? At ang pagkamanganak mo dito sa lupa ay diretso ka sa lupa. Wala ka ng pag-asa. Pero kailangan ipanganak ka muli, sabi ng ating Panginoong Hesus, para magkaroon ka ng titulo, magkaroon ka ng pag-asa sa langit na bayan pagdating ng panahon. Ano ang pagpapanganak mo? Ipanganak ka sa tubig at sa espiritu. Yun yung pagbibinyag ang ibig sabihin. So ang taong gustong na kay Kristo, kung paniwala ka kay Kristo, kailangan manampalataya ka kay Kristo. Pagkatapos, maipanganak ka muli para pag maipanganak ka muli, kandidato ka na sa kaharian ng langit. Ikaw na ipanganak ka na sa para sa langit. Mga kaibigan, kamatid. Kaya nga, yung mga naipapanganak daw, totoo, ay pag naipanganak yung bata ay ganun siya, talikod siya sa langit. Pero pag bibinyagan ka, ganun naman siya. Patungo sa langit. Kaya napakaganda nito mga kapatid. Sabi niya ng Panginoong Hesus, Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismahan ay maliligtas dapat, ang hindi sumasampalataya ay mapaparusahan. Napakabuti nito. Nang sinasabi na ang bawat isa sa atin na kay Kristo, oo, naipanganak ka na ng una dito sa lupa, pero kailangan maipanganak ka muli para sa langit na bayan sa pamamagitan ng tubig at espiritu at pagkabautismo. Sapagkat sinasabi sa Roma 6:3-4, sinabi niya, nabautismuhan tayo kay Kristo, kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Maintindihan niyo ito mamaya. Sapagkat tayo'y namatay, namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Kita niya? Upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. So itong buhay ko na ito, nang ipanganak ako dito sa lupa, buhay na una, na makamundo. Pero pag naipanganak uli ako sa espiritu at sa tubig, bagong buhay ako kay Kristo, mga kapatid, sa pamamagitan ng bautismo. Sapagkat ang pagpabautismo ay ililibing ka sa tubig. Ano yung ililibong mo? Yung pagkatao mo, yung mga kasalanan mo. Para pag iaon ka, bagong buhay ka kay Kristo, nalinisan ka at napatawad ka na, nakagaya ng Panginoong Hesus na siya'y namatay at nabuhay na muli. Iyan ang ibig sabihin ng bautismo. So yung resurrection ng ating Panginoong Hesus ay nilalarawan ng pagbibinyag ng isang mananampalataya kay Kristo. Kaya sabi dito, ang pagkamatay ni Kristo, pagkabuhay ni Kristo, ay nilalarawan ng taong tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo at mailibing ang kanyang kasalanan at ang pagkatao ay may babalik at may bagong buhay kay Kristo Jesus, mga kapatid. Kaya nga't, paano yung dalawang ipapatay, pagkamatay, ganito, maaring dalawang beses ka mamamatay. Pwede ring isang beses ka lang mamamatay. Pero kailangan may mamatay sa iyo. Una, yung sinabi ko kanina, yung dati mong pagkatao na makasalanan ang iyong isip. Yung makamundong buhay, kailangan mamamatay. Yung makasalanang gawain, kailangan mamamatay. At maililibing sa pamamagitan ng bautismo. Ano naman yung isa pa? Maaring ikaw ay mamatay na physical ngayon, pero kung tinanggap mo si Kristo at namatay yung iyong pagkatao at nagkaroon ka ng bagong buhay kay Kristo, kahit mamatay ka, sabi dito, magkaroon ka ng dalawang buhay. Okay? Sabi dito, to live dalawa, live twice. Mga kapatid, paano ito ipapaliwanag? Ganito. John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Ito na.
Ngayon, halimbawa ikaw ay matatagalan pa ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hindi mo siya mahintay, pero ikaw ay naging tapat. Ikaw ay naging mananampalataya. Ikaw ay masunurin. Ikaw ay lahat ginagawa ang kalooban ng Panginoon Diyos at namatay ka. Sabi ng Panginoong Hesus, anong sabi niya? Ang pangako niya, ito yung pangako, living twice. Kung ikaw ay namatay dahilan sa akin, dumating ang panahon, ako ay babalik, bubuhayin uli kita. Di dalawa. Diba? Buhay ka ngayon. Nanampalataya ka kay Hesus. Ginawa mo yung kanyang kalooban. Pag namatay ka na, pagdating ni Hesus, bibigyan ka uli ng panibagong buhay. Di dalawa. Ngunit, hindi ka na bibigyan ng pangalawang buhay. Pag hindi ka natuto na ibigay ang buhay mo kay Kristo at mabuhay sa kanyang kalooban at gumawa ng mabuti, tama at kabanalan. Hindi mo na napag-aralan ang buhay ni Kristo sa lupa, kaya hindi ka na makakapunta sa langit na bayan. Kaya narito ka pa lamang dito sa lupa, mabuhay ka na ng buhay ng langit, mga kapatid. Merong isang matanda, ang kanyang mga anak ay napunta sa Amerika. Bumalik yung anak, sabi niya sa nanay niya, Nay, maghanda ka na at pupunta tayo sa Amerika. Ba, kaganda naman. Oo, maghanda ka na namin. Kompleto na lahat papeles mo. Tandaan mo na, Nay, sa Amerika, ang pagkain ay burger. Ha? Sabi. Pangalawa, ang mga pag-uusap doon ay English. Ha? Sabi niya. At doon ay malamig. Ha? Ganun ba? Eh, doon sa madalit sabi, edi pumunta na sila sa airport. Totoo itong nangyari. Di pumunta na, galing sa Tarlac eh. Di pumunta na sila sa airport. Nay, kain na tayo, sabi ng tanghali. Kain na. Ayaw lumabas ang nanay. Sabi, bakit? Yung inihanda namin pagkain na masarap para sa iyo, eh, nandito na. Okay, sabi niya. I want to eat, but I like to eat burger, sabi niya. Ha? Anong nangyari sa nanay? Kasi sinabi mo eh, pagkain doon sa Amerika, eh, ano eh, burger eh. Tapos sabi mo sa Amerika, eh, English eh. Dinagi-English na kayo si nanay. Sabi niya. Nung lumabas ang nanay, naka-jacket. Kainit-init. Tapos nag-i-English na. Tapos burger ang gustong kainin. Sabi nila, Nay, wala pa tayo sa Amerika. Ganun ka na yata. Hindi. Pinaghahandaan ko lang ang Amerika. Dahil sa pagdating doon sa Amerika, okay na ako. Kung ganun ang iisip ng mananampalataya kay Kristo, wala tayong problema. Diba? Nakahanda na. Yung kanyang buhay ay tuwid na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang katwiran niya ay ibibigay niya sa atin upang tayo ay manatiling matuwid na mabuhay ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Kaya nga, ang pangalawang buhay na kay Kristo, nga lang yung unang buhay, mabuhay tayo sa kanya, mga kapatid. John 11:26, sabi niya, at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ganda! Sanampalatayanan mo ba ito? Sabi niya. Parang alanganin. Dahil alanganin, pinuntahan niya ngayon si sa kwento, pinuntahan niya ngayon si Lazarus. Nasaan si Lazarus? Nasa libingan na. Apat na araw na. Pero sabi ni Jesus, anong sabi niya? Pupunta ako doon sa aking kaibigan. Hindi niya sinabi, pupunta ako doon sa aking kapitbahay. Pupuntahan ka ng ating Panginoong Hesus kung kaibigan ka at kanyang ikaw ay bubuhayin at magkaroon ka ng dalawang buhay pa kung kaibigan mo si Hesus. Napakalayo si Hesus at saka si Lazaro. Ngunit dahil sa kaibigan ni Hesus, si Lazaro, pinuntahan niya at sinabi niya, gigisingin ko
siya sa kanyang pagkatulog. Namatay na nga eh, sabi. Oo, namatay na. Pero sa kanyang kamatayan na sinasabi nyo, siya ay tulog, kaya ako'y pupunta doon. Bakit kaibigan ko siya? Bakit nabubuhay siya sa akin? Bakit pumupunta ako sa kanyang bahay? Pinapakain ako. Sabi ni Jesus. Kaya nga, napakaganda. Nung hindi sila maniwala, nangiyak si Jesus. Maraming mga beses na umiiyak ang ating Panginoong Jesus kung hindi natin pinaniniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Kaya nga't sinabi niya, pumunta na doon. Panginoon, ano na eh? Maamoy na, mabaho na. Bakit hinintay pa ng Panginoon ng 4 na araw? Ganito, kung 3 araw o 2 araw na nailibing si Lazaro, may isip sila na makayang madaling ibalik yung kanyang kaluluwa at mabuhay pa. Pero pang-apat, pang-lima, pang-anim na, wala na sa isipan ng mga Hudyo na mabubuhay pa dahil lumampas na sa 3 araw. Kaya hinintay ng Panginoong Jesus na 3, 4 na araw para maipakita ng Panginoong Jesus na mabubura ang kanilang isipan na, oy, nabuhay yan dahil yun nga ang pananampalataya natin, madadaling mabuhay yan eh. Pero si Jesus, hindi na ganun ang iniisip nila, pang-apat na para mabubura ang kanilang pananampalataya na wala nang pag-asa talaga si Lazaro, pero ang pag-asa nila kay Kristo Jesus. Kaya sabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka dyan. Ang boses na nagbigay ng buhay, yun din ang boses na narinig ni Lazaro, kaya lumabas si Lazaro saan? Sa kanyang libingan. Alam niyo mga kapatid, parang ini-imagine ko, saan kaya tumingala si Jesus? Sa langit kaya o dun sa libingan? Nasaan si Lazaro nung namatay? Sa libingan o sa langit? Ha? Sa libingan. Kaya sabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Pero hindi naniniwala si Jesus na si Lazaro ay nasa langit. Kaya kung nasa langit sana, Lazaro, bumaba ka muna dito sa lupa. Mga kapatid, minamahal ko kayo, ang taong namatay, wala pa sa langit. Isa lang ang alam kong namatay na nasa langit na, na sinasabi ng Biblia. Sino? Si Moses. Sino pa? Wala na. Si Jesus, ang pinaka, the greatest, mga kapatid. Pero wala pang taong namatay. Ngayon, na napunta sa langit, at nung nasa langit na, ganda pala rito, sabi, maganda rito. Ngayon ay gusto kong ipadama sa mga nasa baba. Bubababa muna ako. Bababa. Tapos sabihin eh, pare, nakita mo. Ay, naku, patay na. Matagal na patay ito. Bakit nandito? Pero sabi mo, pare, gusto mong pupunta sa langit? Oo, mamatay ka na rin. Pero walang magustong mamatay. Bakit? Wala pang tao na namatay sa lupa at pumunta sa langit at bumalik at sabi niya, kaganda sa langit. Gusto mong pupunta sa langit? Mamatay ka na rin. Wala pa. Pero ang pangako ng Panginoong Jesus, sino mang tapat sa Kanya, mabuhay sa Kanya at mabautismuhan ng bagong nilang, magkakaroon siya ng panibagong buhay. 2 buhay may ibibigay sa Kanya. Ngayon, kung mamatay ka ngayon, ibibigay pa lang sa inyo ng Panginoong Jesus, bubuhayin ka at magkakaroon ka ng 2 buhay at dadalhin ka sa langit na bayan. Napagagandang itong panahon na ito, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Pablo, walang saysay ang bawat isa sa atin, walang kabuluhan ang pananampalataya kung si Jesus ay hindi nabuhay. Kailan mabubuhay ang mga patay? Ito na, pagdating ng ating Panginoong
Jesus, mabubuhay sila maguli at dadalhin tayo sa langit na bayan. Ilan sa inyo mga kapatid ang nagnanais na maibigay ang kanyang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng panibagong buhay? Ibig sabihin, buhay na walang hanggan, na ito'y buhay na walang hanggan, matatamasa mo sa pamamagitan ng panibagong buhay, sa pamamagitan ng bautismo, mailibing ang iyong kasalanan at maitaas ka upang magiging bagong buhay ka kay Kristo. Marami na sa inyo ang nabinyagan sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng bautismo sa ating Iglesia Adventista. Ngunit, maari pa sigurong may mga hindi pa sa inyo nabinyagan sa Iglesia Adventista na pananampalataya, mga kapatid. Mayroon ba sa inyo ang gustong mabibinyagan sa darating na Sabado? Mga kapatid, natanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Meron ba? Pakitaas po ang kamay. Purihin ang Diyos. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Maraming salamat po. Pwede po kayong tumayo at ipapanalangin ko kayo. Pwedeng tumayo po kayo. Tumayo. Tumayo po. Tumayo. 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 Mga kapatid, maraming salamat. At yung ating taga-awit ay pakinggan natin. Sinong aawit ngayon? Halika anak. Habang nakatayo ang mga kapatid na nais magbinyag bukas ay sa Sabado, tanggapin si Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas, manatili po kayong tatayo. At sino mga may gusto, pwede po kayong tumayo pa. I will see.
Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sinabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalatayo sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. Sabi niya, ako ang mabuting pastor. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, ang aking at aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. At sabi niya na panghuli, sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinumang sa aking kamay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, narito po ang iyong salita na narinig ng bawat isa sa amin. Espesyal naming itinataas, Panginoon, ang mga kapatiran na nakatayo ngayon sapagkat sila'y nagkaroon ng tibay ng loob na ibibigay nila ang kanilang buhay sa aming Panginoong Hesus. Tatanggapin nila siya bilang Diyos at tagapagligtas upang anumang mangyari sa kanilang buhay, kamatayan man o sakit man, anumang mga bagay ay darating, sila'y magtagumpay at magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan sapagkat tanggapin nila si Hesus sa pamamagitan ng panibagong buhay, sa pamamagitan ng bautismo sa susunod na mga araw na darating. Pagpalain sila, Panginoon Diyos, patibayan ang kanilang sarili, ang kanilang desisyon, na patuloy silang masigasig, tapat sa inyo hanggang dumating ang panahon, ang aming Panginoong Hesus at iuwi kami sa langit na bayan. Maraming salamat at tanggapin ninyo ang aming panalangin. Ito'y hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po kayong mupo. Thank you. Para po sa ating pagtatapos, tayo po ay sama-samang tumayo at awitin po ang ating theme song, Ang Pangako. Panginoon, luwala nag-isa, ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapat kailan pa man, aking kapayapaan. Pangako mo, Diyos aking asa. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat.
ang aming mga puso, Ama, ay labis na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Sa panibagong katotohanan na aming patuloy na napag-aaralan, lalo't higit, Ama, ng aming pong mga kaibigan na siyang patuloy na nagsusuri sa katotohanan na nais ninyong kanilang malaman. Dakila naming Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo. Ang aming pong mga kaibigan at mga kapatid na ngayon ay tumayo sa inyong harapan, na itinalaga ang kanilang sarili na tatanggap sa pamamagitan ng iyong banal na bautismo, na tatanggapin kayo bilang kanilang tagapagligtas. Tulungan po sila, Panginoon, na patuloy na gabayan ng inyong Santong Espiritu, na magkaroon ng katatagan hanggang sa darating na Sabado, ay lubos nilang maunawaan at lubos nilang makilala kayo bilang kanilang tagapagligtas at makita, Ama, kung ano ang dahilan ng bautismo sa kanilang buhay. Dinadalangin din namin, dakilang Ama, ang aming pong mga kaibigan na ngayon ay nagdadalawang isip na tanggapin kayo. Sila naming Diyos, patuloy namin silang nilalapit sa inyo. Alam namin na kami ay inyong minamahal. Maging anuman ang kalagayan ng aming buhay, lahat ay inyong minamahal. At ang inyong kaligtasan na inaalok, ang inyong pag-ibig ay para sa aming lahat. Tulungan po ang aming mga kaibigang ito na sa ngayon ay nagdadalawang isip kung kayo ba ay kanilang tatanggapin habang may panahon pa, dakilang Diyos. Inyo po silang patuloy na gabayan at iparamdam sa kanilang patuloy kung gaano niyo sila minamahal. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay may tamang oras, lalo tigit ang pagtanggap nila sa inyo bilang kanilang tagapagligtas. Kaya dakilang Diyos, kami ay hindi nawawala ng pag-asa na ang ilang mga kaluluwang tumayo sa aming kalagitnaan at natanggap sa inyong bautismo ay madadagdagan pa habang patuloy na nakikilala at inialam ng aming mga kaibigan ang katotohanan para sa kanila na kami ay inyong minamahal. Kaya isinasamo namin sila, dakilang Diyos, sa inyo. Patuloy silang gabayan. Patuloy niyo kaming gabayan ang bawat isa sa amin na tumayo kaming matatag sa mga gawa ng kaaway. Patuloy niyo kaming Panginoong patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Watching o'er you, good God, His mercy goes before you. Good God, and we'll be praying for you. So good God, may God bless you. Good God, our God is watching o'er you. Good God. So good night.